Arestado ang isang lalaking nagtutulak ng ilegal na droga sa kanilang barangay sa Quezon City. Ang suspect na pag-alamang ilang beses nang nakulong sa parehong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Sa harap pa ng kanyang bahay sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, nadakip ang lalaking yan sa buy-bust operation kagabi. Kinilala ang suspect na si Nino Ablaza, 34 anyos. Nasabat mula sa suspect ang ilang pakete ng hinihinalang shabu na nasa 20 gramo. May street value ito na nasa 136,000 pesos. Dalawang linggo raw inobserbahan ng mga otoridad si Ablaza bago ikinasa ang operasyon. Based dito sa mga nakuha nating records, dito lang yung area of operation na. Pero ito, hindi pa natin alam kung ito po ay naglalaro dun sa labas ng area po ng Quezon City. Napag-alamang ding ito na ang ikalimang beses na makukulong ni Ablaza. Kakalaya lang niya noong nakaraang Enero matapos makulong dahil din sa ilegal na droga. So nahuli na siya ng DDEO before, nahuli siya ng Station 2, Station 3. At yung ibang records na criminal records niya ay tinitingnan pa natin. But most of these cases are yung involvement niya dun sa drug pushing. Hindi na tumanggi ang suspect sa pagtutulak ng droga. Anya, hirap kasi siyang makahanap ng ibang trabaho. Kailangan lang po kasi ng ano, wala pa kasi maayos na makuha ang trabaho dahil gawa ng dati na po nakulong. Pero minado po kayo na nagtutulak po kayo? Apo. Saan-saan po kayo nagtutulak? Doon lang din po sa lugar namin. Mahaharap si Ablaza sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dalawang drug suspect naman ang inaresto sa hiwalay na operasyon sa loob ng isang hotel sa Quezon City pa rin. Kinilala ang mga target ng operasyon na sina Marik Salvador at Ronald Macarayo. Halos isang linggo raw na minamanmanan ng mga operatiba ang mga suspect bago ikinasa ang operasyon. Nakuha sa kanila ang 80 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit kalahating milyong piso. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang mga suspect. Iniimbestigahan na kung saan kumukuha ng supply ang dalawang suspect. Sasampahan din sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyo, News 5.